It's so easy to be depressed nowadays with social media, with Facebook, with the news, and everything that we see around us. Everything is so depressing. So we keep looking for answers here, we keep looking for answers there, we keep looking for answers on the phone and our laptop, but all we really have to do is look up. Because when you look up, you will realize that someone 2,000 years ago who lives in heaven went down on earth to die for you so you can live with him. And that's how much he loves you. So don't ever feel like you're worthless. Don't ever feel like you have nothing to offer. Don't ever feel like you're just here on earth for nothing. Because each and every one of us has a purpose. I always have no confidence in sharing my life testimony because I felt like it's not as strong as the other testimonies. And then I continued living on earth and nabuhay lang ako. Sabi ko, baka may mga pagdadaanan pa. Baka masubok ni God. And then for everything that I've been through, I believe that God has a journey for each and every one of us that we can use as our testimony. Our tests that we have been through can be our life's testimony. Anyway, kasi nung bata nga ako, wala lang akong talagang pangarap kung di kumanta. Yun lang ang dream ko, no? Gusto ko lang maging singer. Kasi sa Taytay, lahat ng singing competitions na panalunan ko. Noon. Totoo yan. Pero totoo naman yan. Lagi ako nananalo. So sabi ko, wow, ako talaga ang singing sensation dito sa amin. Ako na talaga ang ano dito. Mahusay umawit talaga. Yun talaga yung tingin ko. Siyempre, pag bata ka, yun ang tingin mo sa sarili mo. Pag nananalo ka, nagkaka-trophy ka. So you feel like, you feel so pumped up. Parang, ah, ito na ang gusto kong gawin sa buhay. So I told my dad at the age of 9 years old, mga 10, eh lagi akong nagpa-practice sa church, lagi akong kumakanta sa praise and worship, so talagang praktisado. I told my dad na, Daddy, gusto kong mag-artista. Gusto kong kumanta sa TV. Sabi ko, feeling ko hindi lang ako pang-taytay, pang-television din ako. So sabi ng daddy ko, okay, isusupport ko yan. Maganda yung pangarap mo na yan. So, malis kami ng Taytay. Pumunta kami sa mga... Noong time kasi na yon, ang swerte nga ng mga singers ngayon, eh, may Pinoy Big Brother, may The Voice, may Pilipinas Got Talent. Noong panahon nun, ang singing competition lang nasa noontime show. Diba? Nasa Itbulaga o San Linggo na po sila, yung mga Birit Queen. So, nandun lang. So, seasonal. So, tuwing may audition para sa singing, a-attend kami lagi. Tapos, dahil nga punong-puno ako ng confidence, nasabi ko, ako ang talaga nga namang pinagmamalaki ng Taytay. Makikita nyo, kakanta ako dyan, mananalo ako. Pagdating ko naman sa mga audition, ako naman ang laging hindi natatanggap. Sabi ko, oh my gosh, bakit kaya ganun? Akala ko ang galing-galing ko ng kumanta. Sa Manila pala, mas maraming magaling kumanta. Lalo na pag may narinig akong taga Cebu, ha, ba't parang ganun yung boses niya? Parang galing balon, ang ganda lalo. So parang yung confidence ko, unti-unting nawawala. Kasi na-realize mo, coming from a small town, when you go to the big city, yung malalaking dreams mo, it becomes a reality na hindi naman pala pwedeng mangyari yung pangarap mo. And then, but I never stopped auditioning. Nag-audition pa rin, hanggang sa nakapasa ako sa isang singing competition. Sabi ko, ito na talaga. Nakapasa na ako dito. Pagkakanta ko dito, mananalo ako. Ako na ang next Regine Velasquez. Sa laki ng boses ko, talaga Regine Velasquez pa yung pinangarap ko. Kasi yung time na yan, laki-laki talaga ng boses ko. Ewan ko, parang
nananakot. Basta ganun lang lagi po. Sabi ko, ako na talaga ang aawit. So, ayan, nakapasa ako. Okay, kakanta na ako. Narito ako. Tapos nung nag-rehearsal ako, syempre naibigay ko lahat. Sabi nila, sabi ng mga staff, sabi ng mga ano, ito mananalo tong batang to. Magaling tong bata to. Mga 10 years old ako nun. Ito mananalo. Maganda yung boses niya. Tapos yung kinanta nung isa, hindi narito ako. Parang ano lang siya. Di ba nung time na yun, parang pag contest, dapat Regine Velasquez kasi birit siya. So ang kinanta niya, parang mga, ewan ko, ako'y Pilipino ata yung kinanta niya o bayan ko. Parang, basta luma, sabi ko. Hindi pa uso yung kinanta niya. Talagang ako na talaga to. So sure win na talaga. Hanggang sa nag-taping sila, ang part namin na tape na mga 2 a.m. na ng umaga. E 7 a.m. naka-ready na yung boses ko. 12 noon, 3 p.m., 6 p.m., 9 p.m. Bakit hindi pa kumakanta? Ang lamig sa studio. Ito na, 2 a.m. Oh, kayo ng dalawa ang maglalaban kasi madami palang kategory nung time na yon. Nung kakanta na ako, ang linis. Sobrang linis. Pagdating sa puso't isip ko ay isang yung po, di ba may ano yun eh, may ganun yun eh. Di ba? Alam niyo ba yung narito ako? Yung puso't isip ko. Basta ganun. Basta yung part na hindi ko makakalimutan yun kasi after nun, sinumpa ako yung kantang yun. Sabi ko sa daddy ko, hindi ko nakakantahin yan kahit kailan hanggang sa mamatay ako. Hindi ko na, ayoko na yung kanta. Alam mo kung bakit? Pagdating dun sa puso this, pumiyok ako. Nakakalungkot talaga. Alam mo, pagkapiyok ko, sabi ko, oh my gosh. Siyempre obvious na yun. Paano ka pa mananalo? Yung pinaka-high note, dun ka pumiyok. So true enough, ang in-announce na winner, yung kumanta ng ako ay Pilipino ata. Yung makabayan ang nanalo. So sabi ko, wala to. Ano ba to? So yun, yung time na yun, dun yung first ever heartbreak ko sa industry. Sabi ko, ang hirap pala. Akala ko, after nun, pagkatapos ng heartbreak, okay na. Yung susunod nun, papasahan mo na. But you know what? After that audition, I failed every single audition I ever went to. Lahat, sunod-sunod yon, bagsak, hindi papasa, hindi makakapasok. The cycle went on for 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 17 years old ako. Akala ko magiging big break ko pa nun sa singing. Ang naging big break ko pa, I love you, piano! Sabi ko, paano ba to? Singer ang gusto ko. Bakit naging I love you, piano yung naging big break ko? So basta it was 10 years of an ongoing cycle of I always go home rejected. Sa 10 audition na inatendang ko, 11 ang binagsak ko. Ganun talaga. Tapos naalala ko, during the time na nag-audition ako sa singing, dahil bihira lang ang audition sa singing, may narinig akong kasama dun sa audition. Sabi niya, uy, may audition daw ng modeling, yung casting sa commercial. Sabi ko, ay ano yun? Hindi, pag gusto mong lumabas sa commercial, sabi ko, ay, gusto ko rin. So sabi niya, eh may audition, so pupunta ako. Naalala ko pa noon, nag-audition ako for Ponds. Pagpasok ko, nang liit na ako. Lahat mistisa. Sabi ko sa daddy, mukhang ako yung taga-kuha ng ano nila, call sheet. Hindi ako papasa dito. Sabi ng daddy ko sa akin, huwag ka mag-alala, darating ang time. Mauuso din yung ganyang face. Hindi ko rin alam sa daddy ko eh. Mauuso din yan yung Pinay Beauty. Kasi Pinay Beauty ka eh. Kasi during that time, I think during the 90s, yun yung mga kasikatan talaga na dapat pag face commercial, parang mistisa talaga yung gusto nila, half-half. Sabi ko, paano ba to? Sabi niya, hindi, basta mauuso din niya. But true enough, 2016, I endorsed Ponds. And I remember when I got a call from Ponds, I cried. Sabi ko sa daddy, kinuha akong endorser ng Ponds. Sabi ng daddy ko, tinan mo, after 20 years. That was a long time ago. And then now I'm endorsing their Age Miracle.
pa-age meron. Hindi ko na rin alam. Anyway, you know what? What I realized during that whole journey, those 10 years that I was going back and forth, and I was getting anything, I was failing at every audition in life. You know why? Because I realized during that time, my purpose was for myself. I just wanted to be applauded. I just wanted to be someone that people will look up to. Na-realize ko, kasi sinasabi ko pala noon, gusto ko yung feeling ng pinapalakpakan. Gusto ko yung feeling that they adore you, they appreciate you. I was longing to be loved. I was longing to be accepted. I was longing to become a part of an industry na I thought who will love me back. And then it was at that time, nung 17 years old ako, nung buong-buo na talaga yung realization ko na, Lord, siguro hindi para sa akin to. Siguro kaya lang ako nandito kasi baka kung ano na lang yung will mo sa akin. Simula nung sinurrender ko kay God, yung desire ko, yung dream ko na makapasok sa showbiz, doon nagsimula yung big break ko, yung pagsigaw ko ng I love you, Piolo. Ewan ko naman, for some reason, pagsigaw ko ng I love you, Piolo, nagka-interest sa akin ng tape office noon. Parang sinabi na, parang natutuwa daw sa iyo si Vic Soto. Kukunin kang semi-regular host sa It Bulaga. Siguro dahil nakita nila, sumigaw ko ng I love you, Piolo, baka sumisigaw to, baka pwede mag-host to. Ewan ko, hindi ko na rin alam bakit yun na naging basis siguro. So my first years in show business, I was hosting. And I really didn't know why I got into hosting, because I just wanted to sing. I just really wanted to sing. And I kept asking my dad. And then my dad would always tell me, many are the plans in a man's heart, but it's always God's purpose that prevails. God has a purpose for that, kung bakit kanya pinag-host. Sabi ko, hindi naman ako marunong mag-host. But at that time, you know what, hindi ko rin na-share sa inyo eh. Kaya siguro ako naging multimedia kasi mahirap ang buhay. So, kumbaga sa katulong, dapat all around ka. Hindi ka lang nagluluto, naglilinis, naglalaba. Di ba? Pagpapasok ang katulong, anong ginagawa mo? Nagluluto lang. Ay, hindi pwede. Dapat all around. So, nung pumasok ko sa showbiz, yun ang isipan ko. Dapat dito para akong all around maid. Kaya ko magluto, maglapa. So, pag sinabi nilang, pag nag-audition ako noon, what can you do? I can sing, I can host, I can act, I can model, I can do everything. Wow. Ganun lagi ko sinasabi, I can do everything. Pero sa loob-loob-loob, hindi ako marunong umarte at mag-host. Pero bulang yung confidence ko. There's so many realizations. May pupuntahan tong testimony ko, maniwala kayo sa akin. Para lang magulo siya, pero may pupuntahan siya. No. Seriously. No, because you know what? I realized my confidence at that time was inside myself. I put my confidence in myself, and I forgot to put my confidence in Christ. When I was so confident about myself, God stripped off everything that I have to make me realize that you cannot do it on your own, because your talent alone will not bring you to places. I will bring you to places because I gave you that talent. Yun ang na-realize ko in life. Sabi ko, kaya pala. That's what I also want to ask you now. Where are you putting your confidence? Are you putting your confidence in your bank account? Are you putting your confidence in your spouse? Are you putting your confidence in your child? Are you putting your confidence in your career? Do not put, yan ang sometimes pinakamalaking misconception or confusion natin sa buhay. We put our confidence in wrong places when we should just put our confidence in Christ. Hindi ba? And ako, I fail on that every single day. And thank God for my husband. He always reminds me that. My husband is the most positive, most encouraging, most wonderful. Okay. No, because really, seriously, I realized in life, God gave me Paul because he's the person I need who will lift me up in times of, because I'm a worrier and I can't stop worrying about things. I know it's bad. And my husband will always tell me, you read the Bible 13 times. Not putting that into heart. That's why talagang napaka-important ng partner that God chooses for you. He will either break you or he will either make you.
And I'm very blessed that Paul is always making me into a better version of myself. So I was known for the first 5-6 years of my life as a host. I did Eat Bulaga, then I transferred to ABS. I did What's Up, What's Up. I don't know if you remember that. What's Up, What's Up. I did MRS hosting. I hosted an ASAP. And then later on came the singing. And then I kept asking my dad, bakit kaya nauna yung hosting and then na sumunod yung singing? And then I realized, now that I've been hosting for 20 years, I'm celebrating my 20th anniversary in show business next year. So almost 20 years na ako nagsasalita. I realized that God, kaya nga eh, malat na nga ako. No, I realized that God has put me in this kind of platform, not just for me to sing, but He turned me into a host so that in times like this, I can speak for Him. So sabi ko, kaya pala. Kasi I remembered, ang dami kong speaking engagements sa taytay or yung daddy ko, maraming times na nai-invite ako. Sabi ko, sabi ng daddy, kaya kanya ginawang host. Dahil bukod sa pagkanta, gusto niya magsalita ka for Him and how He changed your life and how He touched your life and how He was with you throughout your whole journey. So I just wanna, so siguro basically what I really just wanted to share with each and every one of you is that sometimes God will destroy our plans when He sees that our plans are going to destroy us. Do you get it? Have you ever planned your life and then realizing lahat ng plano mo hindi natuloy? Na-experience nyo na yun, basta pa ganito, 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 ganito. Tapos lahat hindi natutuloy. You know why? Because God sees, probably knows, or He knows that what you're planning for yourself is going to eventually destroy you. And we all know that. My plan for you is to give you hope and a future and never to harm you. God always has better plans in our lives. And you know what? If He was able to do it for me, the more He can do it for each and every one of you. Because God doesn't have favorites. We are all His children. We all belong to Him. And if He can answer and fulfill my dreams and my prayers, He can do the same thing with you. You cannot tell me na, ano ba yan? Paano pa matutupad yung dream ko, Tony? Diyos ko, gaganong pa kayo. 50 years old na ako. Ano pang dream ang matutupad sa akin? But anything is possible with God. What I'm saying is, your breakthrough is not determined on what age you are right now. Your breakthrough is determined by God and God alone. Because He doesn't have a time frame. If you will only read the success stories of the one who started McDonald's, Microsoft, and everybody else, they didn't become a millionaire or a billionaire at the age of 20, 21. Basta iba-iba. Iba-iba yung time frame sa atin ni God. So maybe that's what I'm saying. I felt that's what happened in my life. Na He said, shallow values produces empty victories. Ang lalim, no? Pero totoo yun. Kapag mali yung reason and foundation ng ginagawa mo, when you reach that pinnacle of success, you will always feel the emptiness and that void that nothing or nobody can ever fulfill. Because God was not the center and the foundation of that dream that you built. You may reach the pinnacle of success and everything, but while you're on top, you will always feel unhappy, you will feel unfulfilled, you will feel empty, and parang there's no reason why it's all happening. Maybe that's why may mga cases ng suicide, no? Yung mga Hollywood celebrities. So, I guess that's just it. Na-realize ko in my 20 years in the business, that if God is not the foundation of what you're doing right now, then everything will feel empty. But if you wrap it around God's will, God's purpose, and what really God wants
to happen in your life, there's so much peace in your heart because you know you're at the right place, at the right time, where God really wanted you to be.